Ninyat Adula, public service lady ng bayan. Totoong serbisyo, pusong makatao. Ninyat Adula, public service lady ng bayan. Totoong serbisyo, pusong. Mga kapatid, sa mga naghihintay po sa ating very exciting na panauhin ngayong gabing ito. Alam mo, masarap itong makakwentuhan kasi very eloquent, very articulate. Mapa Filipino, mapa Ingles at mapa Bicol. Isa rin akong Bicolana, kaya pwede ko itong makapanayam na magbibicol kami. Pero anyway, ito pong ating panauhin ngayong gabing ito ay isa pong batikang lawyer, batikang ding politiko. Kasi he started his political career ng 1998 at dati po siyang naging kongresista muna bago po malaot po sa pagiging senador. At ngayon po ay gobernador siya, pero babalik sa Senado. Palakpakan po natin si Governor Francis Joseph Cheese Guevara Escudero. Diyos maray na banggi po, Gov. Siring Mantabi, Kong Nina, sa ating mga televiewers at listeners at taga-subaybay ng RMN sa inyong napaka-popular na programa. Magandang gabi sa inyong lahat. And advance Merry Christmas sa lahat. Advance Merry Christmas po sa inyo, Gov Cheese. At syempre, exciting po ito. Katulad nga po ng nabanggit ko. Mapa, ano kayo, mag-Tagalog, bigla kayo nagtatransform eh. Kung mag-English, talagang nakikipagsabayan din kayo. At kung mag-Bicol, of course, doon naman ako makikipagsabayan sa inyo. Pero, kumustahin muna kita kasi mukhang hiyang ka rin sa pagiging gobernador. Kumusta ba si Governor Cheese Escudero sa ngayon? Ang malaking pagbabago lamang naman mula 21 taon na pagiging miyembro ko ng Kongreso, Kameraman o sa Senado, ay bilang gobernador, napapatupad mo ng agaran lahat ng nais at gusto mong gawin. Implementing agency kasi ang pamahalang panlalawigan ng Sorsogon bilang gobernador. So mas mabilis yung action ng Tong Nina. Tulad ng napapansin mo siguro sa Kongreso, kailangan nyo magbigay ng listahan, hintayin maaprobahan yung budget, hindi na pwedeng baguhin sa kalagitnaan ng taon. Bilang ama ng isang lalawigan o mayor ng isang bayan o syudad, kaya mong mag-adjust, depende sa pangailangan ng iyong mga kababayan, depende ika nga sa panawagan ng panahon, lalo na kung may mga kalamidad na biglang dumarating na hindi natin inasa. Exactly, dahil ako lumaki rin akong probinsya, from di talaga ako, born and raised sa Bicol, kaya ano tayo typhoon prone ang Bicol, kaya for sure napasabak ka talaga bilang gobernador dyan sa Sorsogon Cove. Region 5 man o Region 8, napakatong ina, ang typhoon belt itong area na ito. At nagkaroon na rin kami ng tamang bilang ng mga bagyo itong nagdaang mga taon. Sa katunayan, 6 na buwan pa lamang akong gobernador, tinamaan kami ng isang napakalakas na bagyong si Tisoy, kung saan dumapa talaga kami at nakita namin kung gaano pala kakulang ang kahandaan sa mga nagdaang panahon, kaugnay ng bagyo. Pero hindi na kami ganun ngayon, Kong Ina. Yes, pero ikaw ba kung papipiliin ka, ano mas gusto mo, gobernador, sa Congress, kongresista o senador? Kung papipiliin ako, siguro senador pa rin, Kong Ina, dahil mas malawak ang iyong nahasapupan. Pwede ka ba rin naman tumulong sa iyong lugar, hindi lang sa aming probinsya, pati sa buong rehiyon at sa buong bansa. At na-discovery ko na kahit gaano kaganda o kagaling ang gawin namin dito sa aming lalawigan, kung hindi naman sasabay yung ibang probinsya, yung ating buong bansa, may hangganan yung pwede namin marating at maabot. Importanteng sabay-sabay umunlad ang iba't ibang probinsya at ang ating bansa, lalo na sa gitna ng pandemyang ito. So, Gov, mukhang hinahanap mo talaga yung national post, ano? Ano ba yung what to look forward to in terms of, kasi now that you are seeking a Senate seat, nagbabalik ka eh, di ba? May mga unfinished business ba sa Senado? Hindi unfinished business. Nagpapatuloy na trabaho siguro, particular kaugnay sa taunang budget. Alam naman Nina na yes, yan ang pinaka-importanting piraso ng batas na dapat pinapasa ng Kongreso. Mm-mm. Na yes, napasa na ng Kongreso sa pagkakaalam ko. At, 5 trillion. Lalo na ngayong pandemya, yan ang instrumento para muling makabangon ng ating bansa. Para yung mga trabahong nawala, yung mga negosyong nagsara, ay muling bumalik at magbukas. Pangalawang bagong dadaling ko, hindi pa rin siya unfinished
work ay yung natutunan ko bilang gobernador. Maraming mga maling ginagawa ang national government kaugnay sa mga lokal na pamahalaan. Sa simpleng prinsipyo, mas alam ng mga lokal na pamahalaan kung anong kailangan at dapat gawin sa kanilang lugar. Walang sino mang kalihim o secretary kahit gano'n man kagaling na pwede niyang matuntun kung ano talagang eksaktong kailangan at dapat gawin sa kada probinsya sa ating bansa. Kanya nga lang, maraming mga regulasyon, memorandum at konting batas na pumipigil sa mga lokal na pamahalaan na gawin kung ano yung dapat gawin sa kanilang lugar. Ika nga, parang nakatanikala yung kamay ng mga mayor at governor at hindi magawa yung mga kailangan gawin sa kanilang lugar. That is correct. Pero sa maraming kaganapan sa ngayon, especially itong pandemic, ano, wala naman talagang nakapag-predict nito o hindi tayo handa sa madalit salita. How will you address the issue on COVID recovery, Gov. Chis? Pag ikaw ay naluklok na sa Senado. Sabihin mo, tama ka, Kong Nina, wala namang paaro lang nagturo kung anong dapat gawin ng mga leader natin kaugnay na isang pandemya. Huling nangyari ito sa buong mundo, mahigit 100 taon na ang lumilipas. Kung kaya sino man ang eksperto noon, wala na sila ngayon at matagal nang pumanaw. Para sa akin, kailangan balansin sa kabilang banda ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan habang tinitiyak na yung ekonomiya natin ay patuloy na gumugulong at gumagalaw. Maraming mga estratehiya na pwedeng gayahin o tignan sa ibang bansa, maski sa mga lalawigan. Halimbawa dito sa aming probinsya, Kong Ina, nung tumaas ang bilang ng mga kaso namin, umabot kami ng 600. Mataas na yan para sa amin. Ang ginawa namin ay simple lamang. Nag-lockdown kami pero Sabado at Linggo lamang. Binawasan namin ng 28% lamang yung galaw at kilos ng tao sa loob ng isang linggo, 2 days in 7 days. At dahil doon, bumaba yung bilang ng kaso namin. Habang pinapanatiling may trabaho at hanap buhay naman yung mga tao, Lunes hanggang Biyernes. So hindi kinailangan magbigay ng ayuda, tulong o dagdag gastos pa sa gobyerno. Sa ngayon, Kong Ina, ang bilang ng kaso namin dito sa Sorsogon ay 16 na lamang. So umupo na naman siya. Maaaring magamit din marahil yun sa buong bansa. Sa bansang Italy, halimbawa, ang ginawa nila, nag-lockdown sila, halimbawa, 1 o 2 linggo. Pero pinayagan nilang lumabas yung mga dayuhan, yung mga turista, at sino mang nagtatrabaho sa tourism sector para umiikot pa rin yung ekonomiya kasi doon pangunahin nakasalalay ang ekonomiya ng mga bansa sa Europa. Ito at marami pang ibang best practices ang pwede nating magamit at gawin sa pamamagitan ng mga nagawa na sa ibang lugar. Ano ba ang stand mo ngayon sa ating, or ano ang masasabi mo sa West Philippine Sea, Go? Atin yon at balita ko ang China nang bubuli na naman at pinapaalis yung ating barko na pinalahaw natin doon. Imbis na alisin, dapat tayuan natin ang China, bagaman mas makapangyarihan sila at mas malaki ang militar nila. Dapat at panahon na, noon pa nga dapat, ginastusan na ng gobyerno magpatayo ng permanent structures dyan sa mga islang yan. Bilang tanda ng pagmamay-ari natin. Imbis na lumang barko lamang ang sinadsad natin sa dalampasigan ng islang yon, marapat magpatayo na tayo talaga ng permanent facilities para sa mga sundalo at iba pang mga Pilipinong naninirahan sa islang yon. Okay, what about dun sa ating foreign debt na lalong lumulobo sa ngayon, especially na meron tayong kinakaharap na pandemya? Go. Hamon yan, Nina, sa susunod na magiging pangulo ng ating bansa. Nagtataka nga ako kung bakit napakaraming gustong maging pangulo ng bansa samantalang napakalaki ng problema ang kinakaharap ng ating bansa. Sa laki ng utang, tiyak ko hahanap ang mga inutangan natin ng panggagalingan ng pambayad ng utang natin. At ang pagkukunan lamang naman ay pagbenta ng asset ng gobyerno o hindi man pagtaas ng buwis. Yan ang huli mong gustong gawin pag ikaw ay nagre-recover ang ekonomiya na magtaas ang buwis. So magiging mabigat na suliranan niyan para sa susunod na magiging presidente. Idagdag ko pa nina, pagdating ng 2022, tataas ang ira ng lahat ng LGU, barangay man, munisipyo o probinsya. Subalit pagdating ng 2023, biglang babagsak at lalagabong yan ang kulang-kulang 25% dahil nakabase yan sa internal revenue ng gobyerno noong taong 2020 kung saan tinamaan tayo ng pandemya. So parang inangat ka sa 20th floor, Kong Nina, tapos binagsaka sa 5th floor sa susunod na taon. Yung deficit o gap na pinag-uusapan natin ay humigit kumulang 700 bilyon. So pag hindi yan napuno ng national government, mabibilayan ang karamihan sa mga local government units sa ating bansa, kung saan madalas ang nagpapaikot lamang ng ekonomiya sa mga mahihirap na probinsya at saka munisipyo at barangay, yung pera lang naman ng mga LGU. Ano po ang masasabi niyo, Governor, sa ating criminal justice system?
hindi siya perfecto tulad ng sa ibang bansa, subalit malaki ang lugar para ito'y ma-improve pa din. Yung ating five pillars ng criminal justice system, unti-unti namang isinasayos, pero wala pa rin doon. Halimbawa, nung isang linggo lamang, pinanukala ko na dagdagan na ang abogado ng PAO. Dahil humigit kumulang 5,000 tao ang dumudulog sa PAO sa buong Pilipinas kada araw para humingi ng tulong na legal. Dapat buksan na ang pintuan ng PAO para hindi lamang sa criminal cases, pati na rin sa civil cases, tulad ng awayan ng lupa, hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa, pag-adopt ng mga anak, dahil walang tatakbuhan, walang pupuntahan ng mahihirap nating kababayan. Kaugnay sa mga usaping legal na yan, kung hindi natin bubuksan ang pintuan ng PAO, papalawakin ang kanilang jurisdiction at dadagdagan ng abogado sa opisina ng Public Attorney's Office. Ano naman po ang take nyo sa ating death penalty? Ang dalawang beses na akong bumaboto, Kong Nina, para hindi ibalik yan. Tutol ako dyan dahil naniniwala pa rin ako na certainty of punishment o katiyakan ng parusa ang kinakailangan para magbigay ng takot sa sino mang nagpaplano pa lamang gumawa ng krimen. Hindi pa rin nagbabago yung prinsipyo at paniniwala ko kaugnay sa bagay na yan. Kung yan ay muli mang pagbabotohan sa Senado. At ito po, Governor Cheese, talagang magaling sumagot si Governor Cheese. Eh. Magaling tong isa lang talaga sa mga ganitong usapin. Ano po ang take nyo sa hindi maipasang palukalang anti-political dynasty bill? Kasi nung isang araw din, nakausap ko si Kong Egay Erice. Siya pala ang main proponent nitong anti-political dynasty bill. Ano po ang take nyo rito? Hanggat maaari, mag-abstain ako sa anumang usapin kaugnay niyan, Kong Nina, dahil beneficiaryo ako ng isang dinastiya. Dating congressman ang tatay ko, bago ako pumalit. Yung nanay ko naman yung pumalit sa tatay ko. At ang tatakbong muli para ialay ang sarili sa dambana ng balota, yung kapatid ko sa nanay ko. Kung naman ang isasagot ko, take it with a grain of salt, dahil sabi ko nga, beneficiaryo ako ng isang dinastiya. Para sa akin, yung pinaka-advanced na mga demokrasya sa buong mundo, wala namang anti-dynasty bill. Binibigyan nila ng buong laya ang mga botante pumili kung sino ang nais nilang iboto, kamag-anak man o hindi ng dating nakaupo, katulad na lamang ng Amerika, katulad na lamang ng Inglaterra. Wala po silang mga anti-dynasty bill. Buo ang tiwala nila sa botante na iboboto kung sino ang gusto at kung sino ang nararapat. At kung nagkamali man sila ay sa darating na halalan, hindi na dapat mananalo pang muli yon. Para kasing wala tayong tiwala sa botante sa pagpili nila ng mga magiging mayor o anumang opisyal sa kanilang lugar. Pagpinataw natin at nilimitahan natin yung pwede nilang pagpilian. Halimbawa, paano kung ang pagpipilian ay isang drug lord o anak ng dating congressman? Na ang pwede lamang tumalo dun sa drug lord ay yung anak ng congressman dahil matagal na nga silang nandyan. Ba't mo pipigilan yung mga taong pumili kaugnay sa nais nilang iboto? Nung nagdaang eleksyon, nung tumakbo si dating Pangulong Aquino bilang presidente, na yun ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan, tumatakbo din noon yung kanyang pinsan at dalawa pa yata ang kamag-anak. Paano ngayon pipiliin kung sino ang pwedeng tumakbo? Yung mas mataas ba ang pwede? Yung mas mababa ba hindi? Pag-uusapan ba nila yan? Mag-jack and poi ba sila? Mag-drawing of lots ba sila? Hindi naman kasi lahat ng pamilya ay magkakasundo at parang sindikato na tatakbo sa kada pwesto sa kanilang probinsya o munisipyo at uubusin yung mga pwesto. Marami rin mga pamilyang nasa politika na nag-aaway-away at naglalaban-laban. At pag gano'n ang mangyari, sino ngayon ang pipili para magdesisyon kung sino lamang ang pwedeng tumakbo sa kanila? Alangan namang hindi sila pwedeng payagang lahat. Ano nga ba ang pwede niyong ilatag muli sa Senado? Ano ba yung agenda or ano po ba ang plataforma ng isang Cheese Escudero? Kaya nang sinabi ko kanina, pagsasayos ng tao ng budget, dahil naging finance chairman ako ng Senado na ilang taon din, para makita at matiyak na magsilbing tunay na daan at tulay yung budget para muling bumangon ang ekonomiya ng bansa habang pinapanatiling ligtas ang ating mga kababayan mula sa COVID-19. At ang pagpapalakas ng mga lokal na pamahalan na kinalalagyan ko ngayon dahil nakita ko mga limitasyon at mga kanikala, ika nga tumatali sa kamay ng mga governor, mga mayor na gawin kung anong nararapat sa kanilang mga lugar. Ang dagdag pa siguro dito, ang pagtiyak, Kong Nina, na hindi magkakaroon o walang magkakaroon ng pag-abuso sa ating gobyerno dahil importanteng bahagi din ng Senado man o ng Kongreso yan.
ang tiyakin na walang pang-abuso na ginagawa ang sinumang opisyal ng gobyerno at pagtiyak ng tunay na hangarin ng isang batas na pinapasa natin ay sangang ipapatupad ng mga napiling magpatupad sa executive branch ng ating pamahalan. Opo, nakita ko po sa inyong agenda rin ay yung about sa health problems na gusto nyo rin pong tugunan, Gov. Nangunguna, Kong Nina, ang lalawigan ng Sorsogon kaugnay sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. At nakita namin yung mga gap at loophole dito. Layunin ko rin ayusin yan para mas madaling mapatupad ng mga lokal na pamahalan, probinsya man o syudad sa ating bansa. Nangunguna kami, Kong Nina, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos dahil sa kakulangan ng ilang mga desisyon na kailangan gawin sa level ng national government, ng DOH, ng PhilHealth, at gayon din ng Kongreso kaugnay sa pagbabago ng ilang batas para maging akma at tumugma sa mga kailangan gawin para epektibong mapatupad ang universal healthcare na nagsasabing libre na dapat ang sino mang magkakasakit. Ma-mention ko lang, Gov, nagbigay ako dyan ng ng covered court sa Huban na Sorsogon. Alam ni Tita Evie yan. Love din ako ni Tita Evie. Sabi sa akin ni Nanay. Kumusta po kay Tita Evie? Thank you very much. I'm doing fine. She's here in Sorsogon. I see. Mainam naman. Saka lagi naman kaming nagkukumustahan ni Tita Evie. Anyway, mabalik ulit tayo. Gov, dun sa sinasabi nyo kanina na putol po kayo. Ang kaugnay ng Universal Healthcare Law, maraming kailangan baguhin sa batas dahil hindi yan nakita ng pinasa ng Universal Healthcare Law para mas madaling patuparin yan ng mga lalawigan at ng mga syudad sa ating bansa. Maganda at malaki ang benepisyo ng batas na ito dahil ibig sabihin nun, libre na ang pagpapa-ospital ng kahit sino man, privado o pampubliko man na ospital. At dito sa lalawigan ng Sorsogon, ang gagawin namin, magbibigay pa kami ng maintenance medicine sa lahat na may diabetes, lahat na may hypertension, ang may AIDS, may asthma, nagbubuntis na nanay, nagpapasusong nanay, at 0 to 5 na mga bata para maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring maidulot ng kakulangan ng mga gamot, supplement at vitamina. Ano po ang inyong reaksyon naman no dito sa SOGI bill or napapanahon na ba na ipasa itong SOGI bill? Oo, ang naging problema lamang nung nandiyan ako sa Senado, Kong Nina, ay masyado silang maraming nilagay sa batas. Mga bagay na hindi na sana sinasama dahil sobrang controversial. Halimbawa, ang nilalagay nila noon nung nasa Senado pa ako sa batas na naging rason kung bakit hindi napasa yan, pinagbabawal nilang i-require na magpantalon ang mga estudyante sa isang all-boys school na privado. Pinagbabawal nilang i-require na magpalda lahat ng estudyante sa isang all-girls school na privado. Pinagbabawal nila, gusto nilang pagbawal, ituro sa isang Catholic school na nilikha ng Diyos ang tao na babae at lalaki. Para sa akin, hindi na dapat saklaw ng batas yun. Pribadong mga eskwelahan ito. Ang dapat maging saklaw lang ng batas ay pampublikong mga paaralan. Yung pribadong mga paaralan, karapatan nila na ituro at i-require kung anong gusto nilang i-require. Sa kabilang banda, may kalayaan naman yung mga magulang na huwag i-enroll doon yung kanilang mga anak kung ayaw nila. Marami sana magagawa yung SOGI bill kung anti-discrimination lamang ang pag-uusapan. Halimbawa, Kong Nina, sa ibang estado sa Amerika, pinagbabawal na nila na ilagay ang gender sa ilang mga ID at dokumento, lalo na sa mga application form. Hindi naman relevant kung babae o lalaki ka sa driver's license. Ba't pa kailangan ilagay yun doon? Hindi naman relevant sa ilang mga forms na finifill upan natin at sa mga ID na ilagay yung kasarian. Importante lamang naman yun, halimbawa, sa PhilHealth, dahil baka mga anak, sa GSIS, SSS, sige. Pero sa ibang bagay, hindi na. May ibang mga estado pa sa Amerika na hindi na pinapayagan mag-require ng picture sa isang application form. Dahil dapat ang pagbatayan, kakayahan, at kung sakasakali, abilidad o napatunayang narating na edukasyon. Hindi yung itsura at hindi yung kasarian. Ang pwede natin gawin, i-require natin na bawat pampublikong establisimento, tatlo dapat ang CR. Babae, lalaki at gender neutral kasama na yung PWD. Ito at marami pang iba sana, hindi naman controversial at pwedeng mailagay sa batas. Pero nung sinama nila yung mga controversial na parte, dun po hindi napasa yung batas. Nung nagdaang kongreso na parte po ako. Ngayon, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit hindi pa siya natatapos o naipapasa. Marahil, ganun ulit ang nangyayari. Marahil hindi pa po handa talaga yung ating mga kababayan at dahil sa kultura pa rin talaga natin.
Anyway, anti-discrimination lang naman siya. Meaning, ang kapwa mo, hindi naman dapat talaga minamaliit ano man ang kanyang katayuan sa buhay, itsura, paniniwala, o hilig. Gov, Chis, ano po ba ang take nyo dito sa divorce bill naman? Kung Nina, bilang abogado na nag-practice noon bago ako tumakbo bilang miyembro ng Kongreso, meron naman tayong divorce sa Pilipinas eh. Ang tawag dyan ay Article 36 ng Family Code o Psychological Incapacity. Bakit ko nasabing may divorce? Ang pagkakaiba ng divorce sa annulment ay ito. Ang annulment na nasa Civil Code natin, dapat yung rason kung bakit pinapawalang visa mo yung kasal ay nangyari nung kayo'y kinakasal. Halimbawa, shotgun wedding. Pinilit lamang yung isang nagpakasal na magsabi ng oo. Halimbawa, walang kapangyarihan yung pare na nag-solemnize ng marriage. Mga grounds for annulment yun to declare the marriage void ab initio. So yun ang annulment. Dapat nangyari habang kinakasal. Pag sinabi mong divorce, nangyari pagkatapos na kayong kinasal. Tulad ng nakikita natin sa mga pelikula sa Amerika, incompatibility. Ground yun for divorce doon. Dito sa ating bansa, merong ground na tinatawag tayong psychological incapacity. At ang nakalagay sa Article 36 ng Family Code ay psychological incapacity, which is the inability of a spouse to perform essential marital obligations which must exist at the time of marriage. Ito na yung nagiging divorce ng konti. Even if it became apparent after the marriage. Napakarami nang naghiwalay na mag-asawa gamit ang provision na yan. Kabilang na ako kong Nina. In a way, meron tayong ganung batas. So, imbis na magkahati-hati na naman tayo, magdebate at mag-away kaugnay niyan, kung controversial yung SOGI bill, mas controversial pa itong divorce bill. Siguro ang gawin natin, mas palawigin natin yung binanggit ko kanina, yung kapangyarihan ng PAW, na tumanggap ng mas maraming kaso kabilang na mga annulment cases para maging mas accessible ang paraan na yan para yung mga hindi na talaga pwedeng magkasundo, nag-aaway o nagsasakita na talaga at hindi na maganda para sa mga batang relasyon, yes, ay mabigyan ng pagkakataong magsimula muli at makatagpo ng pag-ibig marahil na talagang nakalaan para sa kanila. Okay, thank you very much, Governor Chis. Pero sa hanay naman po, maiba ulit tayo, sa hanay po ng mga presidential candidates, sino para sa inyo ang malaki ang chance at tumutugma sa choice po ninyo? Lahat sila, kong Nina, ay nakatrabaho ko, kaibigan ko, at dati kong ninong, yung isa. So kilala ko silang lahat. Lahat sila may kapasidad at kapabilidad na pangunahan ng ating bansa. Ang tanong na lamang ay kung sino ang papalarin at bibigyan ng tiwala ng marami sa ating mga kababayan. Hindi ko pwedeng tawaran ang kakayanan ni Numan. Hindi mo pwedeng ibase yan halimbawa sa tinapos na pag-aaral. Dahil hindi naman natuturo halimbawa sa eskwelahan ang malasakit, pagiging matulungin, at iba pang mga katangian na kailangan ng isang pangulo ng bansa. Ang mahalaga siguro para sa akin ay ito. Dapat sana pagkatapos ng eleksyon, tama na rin ang pamumulitika. Kailangan ng susunod nating presidente ang tulong ng bawat isa, kabilang na yung mga nakalaban niyang presidentiable. Hindi niya kakayanin na mag-isa lang ng partido lang niya, mga tumulong sa kanya, kaibigan niya o kakilala niya. Kailangan niya ang tulong ng bawat isa. Ika nga, all hands on deck na dapat tayo dito matapos ang eleksyon para makapagtulungan tungo sa ikagaganda ng ating ekonomiya, pagbangon muli ng ating ekonomiya, habang pinapanatiling ligtas ang ating mga kababayan. Alright, on a lighter note naman, Governor Chis, eto you're on the spot, kaya careful sa ating sexy questions at sa ating funny questions. Careful, you're on the spot. Eto munang sexy question. Governor Chis, lights on or lights off? Lights off. Lights off. Sexiest part of a woman or sexiest part ng iyong wife? Bawat sulok at bawat bawat square inch ng kanyang katawan ay sexy, lalo na ngayon. Healthy, nag-IF at fasting yung misis ko. pero para sa akin, yung kanyang mukha. Yes, walang question doon. Anyway, ano po ang favorite line ng isang Governor Chis Escudero? Nung kami nagsisimula pa lamang ni Hart, di ako makapaniwalang binibigyan niya ako ng oras at posible palang magkagusto siya sa akin. So ang linya ko palagi sa kanya noon ay sa wikang Ingles, "Why are you giving me time of day? Ba't mo ako pinag-aaksehan ng panon? Ayoko naman kasi maging presumptuous at isipin at pangunahan siya na porkit
marami kaming oras na ginugugol sa isa't isa ay automatic, posible nang maging kami. So yun ang linya kong madalas na sinasabi sa kanya, why do you give me time of day? Yun. Pinangarap mo bang mag-artista, Governor Cheese? Hindi, dahil tuwing tumitingin ako sa salamin, binubunga sa akin yung katotohanan na hindi ako pwede maging artista maliban na lang kung magkakontrabida ako. Kung hindi ka lawyer at hindi ka politiko, ano ka kaya ngayon, Governor Cheese? Kung ano ako, bago ako tumakbo noong 1998, teacher. Nagtuturo ako sa UP College of Law noon. At yun siguro din ang babalikan ko matapos sa paninilbihan sa pamahalan. Ang pagiging teacher pa rin at sana tanggapin pa rin nila ako sa UP College of Law. And ito na ang funny questions natin. Careful, careful. You're on the spot. Ito ang funny questions natin, Governor Cheese. Kung ikukumpara sa katangian ng mga hayop ang mga sumusunod. Isang katangian lang, pag minention ko ang personalidad na ito, BBM. Mabait. Isko Moreno. Mabilis kumilos. Si Manny Pacquiao. Definitely matulungin at may malasakit. Sara Duterte. Matapang. Lenny Robredo. May malasakit din at matulungin. At syempre ang wife mo, si Heart Evangelista. Maganda, mapagmahal, sexy at mahal ko din. And this is your final question, Governor Cheese. And thank you for being a good sport. My honor, Kamila. Ito ang, Gova, ito ang aking final question sa lahat ng gini-guest ko. Bakit ikaw? Dahil marahil sa kung ano man ang naging karanasan ko dati o ngayon, at sa nais kong ialok na talento o anumang galing kaugnay sa muling pagbangon ng ating bansa. Ang pagharap ko muli, Kongina, sa dambana ng balota bilang para maging miyembro muli ng Senado ay pag-alay ng isang sarili para hindi ko masabi sa aking pamilya o sa sarili ko man na sa panahon ng malaking pangangailangan ng ating bansa, tumalikod ako at pinili ko na mamuhay na lamang ng pribado at hindi man lang tangkaing ibigay kung ano man ang kaya at pwede kong ibigay na ambag sa muling pagbangon ng ating bansa. Kada takbo ko, Kong Nina, hindi ko hinihiling sa Panginoon na manalo ko. Ang hinihiling ko palagi ay thy will be done. Ika nga, dahil ayokong hilingin ng isang bagay na baka ikasasama sa akin, sa bansa o sa aking pamilya. Hinihiling ko palagi thy will be done. Ang importante lamang, inalay mo ang sarili mo, naging bahagi ka ng proseso at nilagay mo ang pangalan mo sa dambana ng balota para isa sa mga pagpilian ng ating mga kababayan para maging isa sa mga 12 senador na kanilang pipiliin sa darating na halalan. Very well said and maraming Diyos Mabalos, maraming salamat and regards to Tita Evie. Siringman, Kongina, orgulyo ko tabi na makaulay ka sa Bangina ini. Siringman, maraming salamat at karangalan ko makapiling kayo sa gabing ito. Magandang gabi pumuli sa inyong lahat. And advance Merry Christmas and Happy New Year to all. Advance Merry Christmas and orgulyo ko man po. Diyos Mabalos. Congresswoman Niño Taduran, ang inyong Public Service Lady.